Good morning mga kaparikoy, ito may bago naman akong customer. Boom truck. Ano lang na nang papalitan ng oil silang. Ayan. Nagkaalat na yung gear oil. Good morning kaparikoy. Tapos papakrasin ko to. Tapos okay, panorin nyo kung paano ko to gagawin. Bago pala natin babaklasin tong motor, ay baba muna natin yung hook para makakaluwag na yung kable, hindi na nakalaban. Pagbigla kasi ang babagsak pagka hindi muna ibaba yan. Ilapat muna yung main hook bago babaklasin itong winch motor. Yan, sige, baba, lapat mo. Sige, lapat pa. Okay, yan. Okay na, Mr. Driver. Patayin mo na yung makina. At pwede nang umpisaan pagbaklas. Baklasin mo na tong tatlong hose. Ito, baklasin. Kasi yung winch motor nasa loob, huhugutin yan doon sa kabila. Eto, tatanggalin tong mga alin bolt na ito. Katapos matanggal tong apat, bubunutin na siya. Makukuha na yung motor sa lalim. Sige. Tsaka? Oo. Takin mo. Magaan lang yan. Wala mang 20 kilos yan eh. Dikit pa? Hindi. Okay. Sana. Yeah, hatak. Ha? Hatak. Ayun. Oh, nadali. Bumot na. Kiran mo muna. Ah, yan. Patong mo muna dyan. Mabigat din pala. Patong mo muna para hindi ka mangatay. Yan o. Oh, pahinga muna. Yan. Ito ang laman niya. Ayan o. Oh, oil seal. Yan. Yan ito. Sila. Ah, ito yun ang babaklasin natin. Yan ang babaklasin, papalitan yan. Yan lang ang problema dyan eh. Ayan na mga kaparikoy, nasa loob na ng shop yung ano gagawin ko. At ang customer ko nandito lang, pinapaupo ko muna. Parang nasa emulier lang ba. Nandito na sa maliit kong shop. Pangmaliitan lang muna tayo ngayon kasi maliit pa yung mga nasisira. Wala pa yung mga dambwala. I-drain muna natin yung gear oil para sige Mr. Operator itaob mo ng yun. Ayan, napakaraming gear oil. Hindi pa naman sa contaminated ng tubig, pero kailangan i-drain para pag overhaul, pag baklas masyado mana sa kamay, madulas. Ito mga kapare ko, ituturo ko sa inyo paano pagtanggal ng mga gear nito. Ito, mabilis lang to. Sa taas lang ito. Hugutin mo lang yan sa pagkatapos mo tanggalin yung nut dito. Hugutin mo lang to. Ito medyo mahirap to siya. Kasi sasabit dito eh. Pag hugutin mo patas eh, sasabit dito. May spring yan. Tinanggal ko na yung spring. Gagawin dyan, instead na baon mo papunta rito, dito na lang sa pila kasi bumabangga nga sa rito sa gilid. Yan,
para may layo lang siya sa mga gear. Yun, ayun, ilagay mo sa pinakasulok, tagong-tago na. O, di, libre na yung gear. Wala nang sasabitan. Tsaka muna, kukukuli patas. Idiin mo muna para, yan, pwede mo na yung idiin yan. Yun, kukuti na. Ayan, nakuha na. Yun. Gamitin mo na lang ng combination wrench pag magtatanggal ng oil seal. Yan, squatin mo lang ganyan ng position. Yun, tanggal na. Ito lang naman yung papalitan eh. Inaklas ko lang lahat para malinisan. Kasi nagre-release, nag-i-stack up tong lock niya. Tong lock niya dito sa loob. Nag-i-stack up to. Di bumabalik. Kailangan nating lihain yan, may kalawang yan. Nakalawang dati, napasukan kasi ng tubig dati ito Unahin pag assemble ito. Ayan, sinalpa ko na yung bearing. Tapos may gear yan sa loob. Tapos yung lock dyan sa loob. Okay. Pero bago natin isalpak yung bearing na yung dalawang bearing na yan, ilagay muna natin yung spring. Ayan, napasok na ang spring. Ayan, kasama yan sa may bearing. Tapos pasok natin dito sa tapos pukpukin yan sa likod. Tayo dyan. At ang oil seal, hindi ko na naipakita paano ikabit, pero ayan na, naikabit na yan. Okay. Ayan. Simple lang yan, ikabit ang oil seal. Uunahin mo na oil seal bago yung shafting nya. Yan, hahanap tayo ng ganyan para ipatong natin tong dito sa may ipatong natin to para ang shafting hindi siya babangga. Pinulik dyan sa upuan. Ayan. Maglalagay tayo ng electrical tape doon sa may spline para hindi masugatan ng ating oil seal. Ayan na. Tapos lagyan din ng langis. Salpak na. Tapos papaluin lang natin. Puputsunin. Na naipasok na at tapos ito sasalpak naman. Kailangan hindi mababaliktad to, dapat dito yung lagayan ng lining ay makintab na yan kasi sa kabila wala. Kailangan ito itago muna natin dun sa loob. Yan, tulak na natin yan, para hindi sagabal yan pagpasok nitong gear na to. And then, lagay. Okay. Sikutin counterclockwise para papasok. Hanggang sa lalapat na tong gear sa lalim. Ayan. Ayan, pumasok na rin siya dito sa maliit na gear. Bago ilabas tong lock sa loob. Ayan, yung lock. Ayan. Ayan. Kasi kung hindi natin itinago yun, sasabit yan. Hindi yan mapasok, hindi makaipasok tong gear na to.
sabit na yan, no? Kunting differential lang kasi hindi rin dito po sa kabila, hindi rin pwede sa kabila yan, no? Kasi bumabangga na yan ang hangganan niya, kaya doon natin itago sa kabilang sulok. Ganyan ang posisyon pag naglalagay ng spring, tapos ilalagay dito sa may yan, butas na yan, dyan ilalagay ang spring. Okay, katapos ito ilagay din doon sa loob ng spring. Ito tapos ito na naman ang isalpak. Yun, yan ang pin niya. Pagkatapos itong spring na to, takin to siya, lapit natin dito sa may butas na to, isusuksok natin sa may butas na yan. Yan, itong butas na to. Yan na, pumasok na. Kailangan bumabalik yung lock na yan. Pag nga ito lock, bumabalik siya. Pag hindi yan na ibalik, magre-release ang load niyan pagka magli-lifting sila. Wala siyang preno. Yun ang pinaka-brake niya. Tagyan mo na ng langis. Well. Tapos yung lining, lagyan din ng... Yes. Tapos ilagay na tong gear na to. Kailangan ganyan ang posisyon niya, hindi ganyan. Yan, baliktad po yan, ganyan. Dapat ganito siya. Yan ang posisyon niya. Katapos, lagyan na naman natin ng yan, lining. Ano, oil. Buhusan natin ng oil para siguradong tapos ito na panghuling ilalagay, pero naka, pero huwag nyo kalimutan ang kunya, may kunya to siya. Ayan dito kunya, makalimutan yung kunya pag mag-assemble kayo. Pagkatapos ito, kailangan mong isentro doon sa may kunya. Tapos yung bearing. Yan, pumasok na yung bearing. Tubulsik natin kung babalik yung yun. Hatak. Pagka bitawan ng sable, magpe-preno yan, babalikin ko yan. Yan ang pinaka-preno niya. Lagyan na natin yung lock nut. Ilagay natin yung spacer muna. Spacer. Yan, spacer muna. Lock nut. Para siguradong walang leaking, ay maglagay kayo ng riband. Ayan. Bago nyo i-salpak ito, yung cover nya.
Okay, tira! Tira ako! Yan. Kontrahin mo lang ha. Wala namang himulmulin bago yung kable niya eh. Kontrahin mo lang. Pagka lalaban na yung hook, kahit bitawan mo na yan. Yan na mga kaparikoy. Tapos na yung aking project. Tinitesting na lahat. Okay naman. Hanggang dito lang ang video. Maraming salamat sa panonood.